Okay na? So ituloy na natin ang ating discussion sa inventory accounting. And today, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa inventory cost flow, weighted average method. Actually, ang topic na to ay cover pa rin ng discussion pertaining to inventory measurement, which says that inventories are measured initially at cost and subsequently at lower of cost and net realizable value on an item-by-item basis. But then, when we say cost in subsequent measurement, siya pa rin kaya yung cost na ginamit ng initial measurement? Basically, hindi na. Kasi merong mga inventories na pumapasok at lumalabas na nagiging dahilan para mabago siya. Okay? Therefore, merong accounting policy na maaaring magamit ang company as they measure inventory at cost subsequently. And those are the FIFO method na pag-uusapan sa ibang video lecture. And today, ang ating discussion is patungkol sa weighted average method. Okay? Magsimula na tayo. Ang sabi dito, weighted average. This method allows the company to mingle the cost of similar items purchased and use weighted averages to measure inventories held either on a periodic basis or as the shipment is received. So sa madaling salita, ito daw ay kung saan pinagsasama-sama mo, okay? Ang magkakatulad na item ng inventory. Magkakasama kasi ang sabi dito, you mingle their cost. Diba? Kumbaga, ready to mingle itong method na to. Okay? Na kung saan, pag napagsama-sama na sila, ginagamitan mo ng mathematics at kinikwenta mo nga yung tinatawag na weighted average. Na yung pag-a-average mo ay depende. Okay? Yung time period, maaaring gawin mo periodically, periodic basis, or each time the shipment is received. Kumbaga, di ba yung accounting policy nga, yung inventory system, meron ding dalawang klase. This is what we call periodic, okay, kung saan binibilang or nalalaman lang nila ang inventory at the end of the period. So therefore, yung averaging, kung sakaling periodic basis, yun yung applicable sa periodic inventory system. Well, itong sinasabi, okay, na nag-a-average ka every time there is a shipment, okay, pertaining naman yun dun sa perpetual. Kasi sa perpetual method, alam mo kung ilan yung inventory mo in any given time. So therefore, you can do the averaging. Okay, kaya ang tawag, kapag ka-perpetual, is hindi weighted average, but rather moving average. Ngayon, pag-usapan natin silang isa-isa. Paano ba siya ginagawa? Okay? Kapag ka weighted average, ito na nga yung periodic, the fact na wala ka namang stock card, hindi mo alam yung inventory mo, inililista mo lahat ng mga purchases mo. Okay? So let's say meron ka ng January 28, 29, and 31. Okay? There are units and unit cost, and then you will get the total basically. So in this particular case, nalaman mo that the units is 550 and the total is 5,500. Now, ang sabi dito, we will get the average. So meron yung mathematics, therefore merong formula ang gagamitin. Okay, to get the weighted average unit cost, we will use the total goods available for sale, which is in this problem, that would be 5,500. And then will be divided by the units available for sale, which is basically, that will be the 550. So malalaman natin therefore, that the weighted average unit cost is 10 pesos. So simple lang naman talaga siya, di ba? Kukunin mo lahat ng pinamili, okay? Kung magkano sila, yung cost nila, and then you divide. Therefore, yung unit cost pertaining to each date of purchases magiging siyang irrelevant, okay, sa computation ng ending inventory and then the cost of sales. Kasi nga, ang method natin, we use the average. We mingle them. So walang mananaig, walang mananalo sa mga yan. Okay, so nagkataon ang lumabas po ay 10 pesos. And going back, okay, since we are using periodic inventory method, malamang nagbilang ka at nalaman mo na ang ending inventory mo ay 300. Okay? We just assume. Ngayon, magkano yung cost nun? Pag gumawa ka ng financial statements, magkano ang ilalagay mo na inventory end? Ang sagot, the number of units counted, the actual inventory, will be multiplied by the weighted average cost. Okay? And that would be 3,000. Okay? Ngayon, we try to compare
with this a moving average. Yung weighted average kung sakaling perpetual, which says again that every time there is a shipment, and actually there is a return, provided there is a movement of inventory, you will do the averaging. Na basically, ito rin naman yung formula. It's just that every time na may nangyayaring transaction. To get the point, okay, ipakita natin yung simple illustration. Una, kapag ka perpetual, merong stock card. And basically, ito yung itsura nun. We have the date, okay? The purchases, the sales, and the balance. Na basically, we have the units, number of units purchased, di ba? The unit cost and then the total. Okay? Pare-parehas sila. Let's say, nagkaroon ng transaction noong January 28. So, they purchased 100 units at 5 pesos. So, therefore, the total would be 500. So, yun din ang ilalagay natin sa balance. Okay? Una, kung sakaling merong beginning balance, gagawin mo na kaagad yung averaging. Kasi ang sabi, every time. Pero in the simple illustration, kunyari wala. Tsaka ang isa pa, magkakaroon pa naman tayo ng pen and paper video problem solving patungkol dito. Now, let's move on. Okay? Kunwari, nagkaroon ng additional purchases noong January 29 for 350 units at 10 peso. So, therefore, 3,500. Pagpunta natin dito sa balance, okay, magkakaroon ng averaging. Paano po yun ginagawa? Una, we have to add the units. Okay? Yung dating 100, i-add mo yung biniling 350. So therefore, we will get 450 units. Then yung unit cost, siya nga yung kinukuhaan natin ng weighted average. So therefore, lalaktawan muna natin. Pupunta tayo dun sa total. Therefore, yung 500 na total, we will add the new, okay, 3,500, yung sa new purchase. So, we will get 4,000 peso. And then, we have to divide. We will still apply the formula, okay, the cost divided by the unit. So, we will get 4,000 divided by 450, that would be 8.888 unending, okay? For our class purposes, ang gagamitin natin is hanggang 4, okay? 4 decimal places para yung rounding error ay hindi ganun kalaki. Pero kung sakali naman na pwede nyo gamitin yung calculator, yung buo, di ba, yung isang answer, wala namang masama. Okay, kung iba ang ginagawa ng ibang nagtuturo patungkol dito, ayos lang yun. Ang mahalaga naman kasi, yung proseso that the units, that, sorry, the total would be divided by the number of units. Pero again, sa klase natin, okay, ang gusto ko, 4 na decimal place rounded. Okay? So let's try to move on. Kunwari, nung January 30, there is a sale, okay? For 250 units. So, malamang alam mo yun, okay? Ilalagay mo siya dun. Okay, ngayon, okay? Meron na tayo dito ang average cost, yung nasa kanina. So, 8.88 unending. O, therefore, yun yung ilalagay natin dun. And then, we will get the total now. So, 250 times the weighted average unit cost. So, we will get 2,222.22. Ngayon, kung sakali namang total ang pinag-uusapan natin, ang gusto ko, dalawang decimal place. Kasi nga, natural pair yan. Kung sakali yung iba ang ginagawa, rounded to the nearest peso, pare-parehas namang tama yun. Okay? Ang mahalaga dito, yung process. Na ang ibig kong sabihin, okay? Yung weighted average unit cost ay huling sinusolo kung sakaling ang transaction ay pertaining to purchase. Whether you purchase it or you return, purchase return. Pero pagdating sa sale, kung ano yung latest na average, okay? Yung moving average na nga, yun yung gagamitin mo. Sa madaling salita, sa columns ng sales, okay? Yung kahulihan ng weighted average ang ginagamit mo. At yung total yung nag-a-adjust. Kung kaya hindi mo ito sinosolve, but rather yung total ang sinosolve natin. Okay, at pagdating natin dito sa balance, okay, basically, it's just a matter of deduction, di ba? Kasi ang ibig ko sabihin, meron kang beginning or yung dati mong balance na 450, benenta mo yung 250, ilan ang natira? So, 200. Ngayon, yung unit cost na gagamitin mo, malamang yung dati pa rin. So, yung 8.88 na ay unending. Okay? At yung balance, pwede mong gawin, i-multiply mo. 200 times the unit cost. Or kung gusto mo, yung 4,000 na previous balance will be deducted by the cost or pertaining to the sales. Okay, so minus 2,222.22. So we will get what? 1,777.78. So going back sa pangalawang pagkakataon, okay, gumagalaw lang ang weighted average if the transaction is pertaining to purchases. Or return kung meron, purchase return. But as to sale, okay, yung weighted average,
ay hindi naman. Okay? Now let's try to move on pa. Kunwari nung January 31, bumili ulit ng 100 units at 15 pesos unit purchase price. So therefore, the total would be 1,500. Ngayon, pagpunta dito sa balance, di ba meron kang previous na 200 units na mili ka ng 100, therefore, there will be a 300 new unit units of inventory. Now, pagdating dito sa total, okay, dahil may purchases na naman, kahulihan sinusolve ulit yung weighted average. Kaya nga yung tawag dun sa method, yung unit cost, I mean, i-weighted average ulit. Okay, so therefore, yung 1,777.78, i-add natin yung new total purchase price na 1,500. So we will get 3,277.88. Ngayon, okay, i-average ulit natin at makukuha natin yung 10.9259. Ang punto na bago na naman ba yung unit cost, the answer is yes. Okay, kasi nga moving tayo at nagkaroon na naman ng transaction sa purchases. Okay, now let's try to compare the weighted average periodic and the moving average perpetual. Okay, so pag tiningnan natin, actually same sila ng problem, I mean same sila ng remaining inventory. Okay, let's say 300 units na nga. Actually, yung purchases nila pare-parehas din. Okay? So, yun. But then, pag tinignan natin yung pinakang final answer, okay, ng ending inventory, okay, so, weighted average periodic, that would be 3,000, the ending inventory. While for moving average perpetual, the ending inventory is 3,277.78. Magkaiba sila. Okay? Is that parang kumbaga nagkataon lang or talagang sadyang magkakaiba sila? Ang ibig ko sabihin, parehas naman kasi silang average method. At saka ang isa pa, pagbabalikan nyo yung discussion dun sa kaipo, kahit yan ay periodic or perpetual, parehas ang nagiging sagot. At ang sabi, hindi daw yung coincident, sadyang magkaparehas sila. Eh ngayon, magkaiba. Yan ba'y sadya talaga? And the answer is yes. Why? You have to look the time they do the averaging. Dito kasi sa weighted average, you just do it periodically on a periodic basis, isang beses lang. Hindi katulad kung sakaling perpetual, you do it every time there is a shipment. Okay? Therefore, malamang kung yung frequency ng averaging ay magkaiba, malamang natural yung pinakang final answer ay magiging magkaiba rin. Okay? So okay lang ba yan na magkakaiba yung nagiging sagot? Depende dun sa method na ginagamit. Yan ang nga po yung binabanggit natin dun sa isa nating parang discussion. Okay? Na it's just a matter of accounting policy. Binibigyan ka ng chance na mamili kung ano yung gusto mo. Okay? At may pagkakataon nga na magkakaiba ang lumalabas na sagot. Pero hanggat hindi mo naman binabiolate ang standard at meron namang logic, okay, yung iyong computation, tsaka hindi naman mamimislead ang decision maker, and you will do that in a consistent basis, wala namang masama. At tsaka ang isa pa, hindi mo naman gagamitin lahat yan. Pipili ka talaga ng isa kung anong gusto mo na accounting policy. Okay, so again, walang problema at sadyang magkaiba yung dalawang lalabas na sagot under weighted average and moving average. Okay? So to end this discussion, i-relate lang muna ulit natin ito sa actual operation. Okay, ang ibig kong sabihin, di ba ina-average natin dito yung cost? Does it mean that the inventory, okay, by operation, ay ina-average mo rin? Ang ibig kong sabihin, kunyari, parehas naman pala yung itsura niyan, paghahaluin natin, di ba? Or hindi naman, okay? So, ang sagot po, magkaiba nga ang kwento ng accounting at ng operation. Okay, so therefore, maaaring ganito yung setup ng yung warehouse, nandito yung una mong binilit, nandun sa malapit sa pinto, yung kahulihang item. So kung sakaling merong bumili, ang ibenta mo na physical na inventory ay yung malapit sa pintuan. Walang problema doon, kung yun ang style mo eh. Di ba? Ngayon, okay, yung accounting nun, hindi naman kinakailangan na ganun na din mismo. Pwede silang magkaiba. Tsaka ang isa pa, isa naman ang itsura ng produkto. Okay, so again, yung accounting at yung operation ay maaaring merong pagkakaiba. Lalong-lalo na kung sakali nga ito sa average method, mahirap i-average yung mga inventory. Now, isa pa, okay, dito naman tayo sa presentation ng cost of goods sold. Yung mga critic ng konti dito sa ano, sa average method. Na basically, walang masyado, okay, kundi lang kailang sinabi as comparing with buying method na marami pong mga binabanggit. Ang sinasabi lang dito, okay, di ba yung average, yung dating cost, napapasama yung current cost, nahahalo, namimingle na, di ba? Kasi na, ina-average, okay?
wala daw masama dun, in a sense na ipinepresent mo pa rin yung tamang cost ng inventory. Kasi ang idea, lalong-lalo na kung mabilis yung takbo ng negosyo mo. So therefore, yung cost, hindi daw ganun kalaki ang epekto. Kasi nga, nahahalo naman eh. Yung old cost at saka yung current cost. Dahil nga, mabilis yung pag-ikot. Ang ibig ko sabihin, baka medyo video paliwanag na yun. Okay? Nagkakaroon lang ng kaunting malaking critic or problema dito sa average. Kung sakaling yung lag ng pag-a-average mo ay malaki, yung time lag. Let's say dati ang inventory 10 pesos. Ngayon, let's say 300 pesos na yung cost. So from 10 naging 300. And yet you will use average method. Di ba ang layo ng pagitan ng cost ng 10 at saka ng 300? Therefore, yung presentation, yung costing, maaaring magkaroon ng problema. Na yung binabanggit ko kanina, dahil nga yan yung inventory mo, malamang maya-maya ibinibenta mo at bumibili ka niyan. So therefore, yung mga costing niyan, hindi naman ganun kalaki yung price discrepancy as you do the averaging. Therefore, tama pa din naman sa presentation. And basically, okay, that is allowed, yung weighted average method. Kung meron mang dinisallowed ang accounting sa inventory, cost flow measurement, yung tinatawag na LIFO. Okay, wala na po nun. Kung nakakakita kayo ng mga discussion ng LIFO or yung last in, first out sa libro, yung daw kahulihan mong binili, siya yung una mong ibebenta. Maaaring sa operation, pwede. Pero sa accounting ay hindi. Kasi ang sabi nila, naiiwanan kasi yung cost na kahuli-hulihan, yung pinakang lumang cost. Di ba kung anong kahulihan mong binili, siya yung una mong binenta? So basically, ang matitira ay yung cost nung kauna-unahan or yung dati mo pang inventory. Therefore, that will not be the reflection of the current price of the inventory, the current cost of the inventory. Okay, so again, ang allowed na lang ay FIFO at saka average. Yung kung LIFO, wala na yun, dinisallowed na siya. Kung meron pang isang inventory method, okay, na maaari din gamitin pero hindi siya yung pinakang common, hindi na rin tayo magbibigay na parang ano, discussion patungkol dun, ay yung tinatawag na specific identification method. Okay, yun naman ay kung sakaling, yun na, yung align, yung mismong accounting, at yung operation, na tipong alam mo na yun yung inventory mismo na ibenenta, therefore yung costing nun, yun din yung gagamitin mo. So again, yung specific identification method, yun yung align ang accounting at yung mismong operation. Diba? Talagang tinuturo ito yun. Ito yung cost dun sa item na yun. Na basically, hindi naman siya yung commonly used. Therefore, okay, hindi na po tayo mag-aaral ng separate discussion dun. Yung problem solving na lang agad diretso. Okay? So kung sakaling meron kang natutunan dito sa video lecture na ito, maaari nyo i-like yung video. Pero kung sakaling gusto mo pang merong mas matutunan, nandito pa yung iba pang mga discussion namin sa inventories. Maaari nyo mapanood. So yun lamang at maraming salamat.